Yan, great morning mga kaibigan. So ngayon, yung part 5 ng Sosogod Adventure ko, tomorrow ko na lang i-upload. Ngayon, ang gagawin natin mga kanegosyo, si kanegosyo, marunong din magluto. Ngayon, ang ilulutuin po natin ngayon, pakita ko sa inyo yung mahilig na ginagawa namin na ulam every time na tag-ulan, during December, January, February. So, napupurga kami na sa talaga. So, okay lang kahit na araw-araw lang ka, okay lang naman din kasi lagi naman sariwa. So, yan, pakita ko sa inyo. Ito po yung langka. Yan po, mga negosyo. Yan, no? Yan. Ganita ang langka. Yun yung, ano ko, Mary. So, kailangan natin sa cup is sibuyas, tapos bawang, magitan durog, at saka yung gata. So, yan, pakita ko sa inyo kung ano yung inaayon dito. Ang binabangot namin dito yung mga kanegosyo is, eto yon. Yung ibang sayang ginagawa is, daing. Sa akin, eto. Galing pa sa Bicol. O, nasa na yung lab. Nasa rep daw. Eto. Ito, mga kanegosyo. Ipakita ko lang sa inyo kung paano lutuin to. Ayan. Ito. Same daw sa English, sabi ng anak ko. Ngayon, ito yung mga hipon, saka yung mga talangka. Ayan, ibabagot natin sa mga negosyo. So, ayan mga negosyo, hiwain ko na muna. Pagkatapos ito hiwain, pakita ko sa inyo mamaya kung paano lutuin. Ayan, mga negosyo. Stay tuned lang kayo. Okay? Ito mga negosyo. So, ayan, great morning mga negosyo. Ayan, tapos na. So, ang problema lang, pag nagluluto ako nito lang ka, ito yung problema ko yan, dikit-dikit. So, pag nagluto kayo, madali naman po matanggal yan. Kung marami kayong gata, konting gata, ganyan nyo lang, mawawala yun. Kundi, mantika lang. Ganyan mo siya ng mantika para mawala siya yung malagkit na yan, yung kulot-kulot na yan. So, lang ka ang kailangan natin. Tapos, yung bangot, kung tawagin pang ayon. Tapos, isang gatang puro at isang gatang pangalawa. Yan. At kailangan ko ng sibuyas, tapos paminta, at mga kanegosyo, at ang nakalimutan ko pala, ito. Yan. Yan, mga kanegosyo, bawang. Kailangan ko natin. So, naghanap ko na po ng tanglad dito. Magsasarap kasi kung may tanglad. Wala akong makuha tanglad. So, okay lang kahit walang tanglad. Lamihan na lang natin yung sibuyas. Dalawang kanya sibuyas. So, yan mga kanegosyo, napakita ko sa iyo mamaya na kung paano lutuin. So, ayusin ko lang ulit. Muna ito, prepare ko. Tapos, pakita ko lang sa inyo. Yan mga kanegosyo. Stay tuned lang po kayo. Ayan, great morning mga kanegosyo. Yan, tapos na po yung natin yung langka. Tapos na natin siyang iwa-iwain. So, ilalagay na natin yung mga regado. Siyempre, pagsama-samahin na natin. Kasi pakukuluan lang din naman yun eh. So, lagyan natin yung bawang. Yan, lagyan natin. Lagyan na lang natin sa pinagay. Tapos, lagyan natin yung pinagay na natin yung sibuyas. So, napakadali lang naman tulutuin kasi gagataan lang naman. Yan mga kanegosyo. Tapos, ilagay na natin yung siyempre yung mainstream. Yung hipon. Yan. At may kasama yung ano, talangka. Wow! So, yan. Tapos, lagyan natin ng ganyan. And then, pamintang. Pamintang powder. So, pepper. So, kayo na lang bahala kung magkan siya. Pero, huwag na masyado marami mga kanegosyo. Paminta, ilagay po natin yung pangalawang gata na parang pagpakulo. Yung unang gata, pinakahuli na yon. Pag pumulo, saka na natin siya. Yan. Okay. Tapos mga kanegosyo, lalagyan natin ng asin. Ito yung asin. Kailangan mga kanegosyo, yung paglagay ng asin, huwag masyado marami, konti lang. Yan. Konti lang siya. Tapos, para
unti-unti hanggang sa ano, huwag yung marami kasi mga kanegosyo, pag naparami, hindi mo na kayang i-adjust yun. Diba? Talaga maalat na yun. So yan, mga kanegosyo. Okay na. Okay. So, yun. Tatay mo at isasalang ko na to. Okay, mga kanegosyo? Tayin nyo. Inalugo na natin. Yes. Ayan, great morning sa inyo mga kanegosyo. Ayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Una-una sa lahat at maraming salamat sa inyo. So, time to relax ni kanegosyo ngayon. So, kahapon nag-deliver ako ng mga product. So, siyempre hindi mo wala lagi nandyan yan. So, yan, mga kanegosyo. So, habang hinantay natin kumukulo yung pinapakuluan natin yung langka, yung ulam natin, no? Shoutout ko muna, shoutout na muna ako sa inyong mga negosyo. Lalo-lalo na yung pinsan ko si Larry Pastor. Ang YouTube channel niya is Katibay Mix Vlog. So maganda yung mga vlog nito about sa mga dagat o para magsali mga isda. So by summer, pupunta ako doon. Sasabay ko na rin siyempre sa First Bite of Last doon. So adventure, lahat po ng ginagawa nila about ng isda. So, babalikan natin. So, experience natin ulit about sa mga bundok. So, habang yun po, mga kanegosyo. Yeah, shout out kay Katibay Mix Vlog YouTube channel niya. So, yan, mga kanegosyo. Shout out din ko siyempre yung manamal ng nanay si Salvacion. Yan, mga kanegosyo. So, yung vlog nga ng pagluluto, yan, sa nanay ko natutunan yan. So, sa paggagata o sa pagluluto. Ngayon, sa mga ibang mga putahe. So, okay, medyo may alam naman si kanegosyo. At pagdating sa pagbibrito, yan, expert. Expert na expert ang asawa ko dyan, mga kanegosyo. Yan, kahit ano lang yung brito. Yan, dyan, magaling ang aking. So, yan, mga kanegosyo, no, abang inaantay natin siyang kumulo. So, pagkatapos itong kumulo, mga kanegosyo, ayan, ito yung unang gata. Ayan, mabuti na lang, mga kanegosyo, may hinabi ng misis ko. Yan, yan, ang dami. Yan, mga kanegosyo. So, so, ganyan, ikot lang natin siya ng ganyan. Tapos, ikot. Expert. Tatanong misis ko kung saan siya expert. Sabi ko, expert siya sa pag-brito. Aminado naman po siya. Yan. So, gaganyan po natin sa inyong. Yan. So, yan. Napaka-ano nga ng cellphone. Tuloy tayo sa aking Sunday Zen. Ha, alam niyan. So, marami akong alam na lingwahe. Ayan, ang problema, mga kanegosyo, ako na nakakalala. Ayan, mga kanegosyo. So, malapit na. So, pakita ko sa inyo ang unang-unan namin. Maga pa naman, 10:20. So, yan, mga kanegosyo. Yung pinutol ko muna, yung part 5 ng vlog ko doon sa Bicol, no? Siyempre, part din yun ng ano, ng about first bite of last, siyempre, hindi namin magagawa yun. Kailangan po namin yun. Siyempre, pag nagginawa mo itong negosyo, makakapag-travel ka talaga. So, ang kagandahan, kung saan ka nandoon, nandoon yung negosyo mo. So, hindi mo siyang introduce palagi, lalo na sa mga may karamdaman at sa mga ayaw magkaroon ng karamdaman. So, ayan mga kanegosyo, antayin po natin. Pakita ko sa inyo, ulam po mamaya. Masarap yan. Kasi natutunan ko yan sa hati nila. And God bless you all. And God be the Lord. A few moments later. Yes, great morning mga kanegosyo. Ayan, tingnan nyo. Wow! Kumukulo na. So, medyo meron pa siyang sabaw ng konti. Pero patutuyo-tuyo lang natin ng konti. Hindi naman sobrang tuyo. So, kailangan natin bawas-bawasan para ilagay na natin yung gata. Tapos, pag nagay ng gata, makaluhaluin mo yan. Kasi, yung iba kasi, pag nagluto, pagka umulo na at lagyan ng gata, yung iba hindi nahalo, kaya yung iba matigas pa.
sa amin po sa Bicol, pag niluluto po namin ito, hinahalo-halo po namin yan para lumambot. Parang ano siya, malambot na malambot siya. Tapos lalo na yung ang sahog, yan, mga hipon, saka talaga, napakasarap niya mga negosyo. So, yan, mga siguro ilang minuto na lang mga kanegosyo, ilalagay na natin yung gata. So, stay tuned lang kayo at pakikita ko sa inyo kung anong ulam namin ngayon. Ay, alam niyo pala kung anong ulam. Mali ako, no? Okay. Hindi, ang ulam namin lang pagkatapos nito. Ayan, tara, mga kanegosyo, kaya kain na tayo, mga gapan naman eh. So, malapit na anong oras lang, 11 pa lang. So, pagdating lang alas 12, ha? Ito! Mga kanegosyo, ano? Gusto nyo? Oh, shoutout sa mga kanegosyo ko dyan, lalo sa Vita Family. First Vita Plus Family, Triple P. Team Family, Blessing Team, Vitanatics Family, and siyempre ang aking team, Agape. Shoutout sa aking nanay na nagturo sa akin magluto nito. Si Nanay Salvacion Soral, yan! At siyempre, shoutout sa mga kanegosyo ko. Yan, sino na ba? Marami shoutout sa mamaya lang. O yan, basta mga kanegosyo. God bless you. A few moments later. Ayan mga kanegosyo, so pwede na natin ilagay yung gata. Yan, ganyan mga kanegosyo, yan. O yan, so ang isa pa nagpapasarap yan mga kanegosyo, yan, yung tanglad niya, nakikita nyo. Grabe yan. So, yan mga kanegosyo. Woohoo! Wow! So, yan mga kanegosyo. Pagkatapos lagyan ng gata. So, antayin natin kumulo. No? Natapon natin to. So, medyo haluin natin ng konti muna. So, ganyan pong pagalo. Ang mga kanegosyo ka ganina, pakita mo nga ito talaga. Dito ko kasi nilagay. Hindi ko siya mahalo ng maayos, kaya nilipat ko siya. So, yan. Ito, nandito sa malaking kawali. Yan. So, kailangan ganyan ganyanin para madurog yung iba, yung tapos ganyan, para lumambot siya ng gusto. Akin daw, akin yan. Tingnan mo, di pang may nakakinakagat. So, ganyan talaga. Shout out, get Chona. Ayan. Chona, luto na. So, yan. Shout out, get Poplay. So nakabili ako mga kanegosyo ng ano lang lapad dun sa Cavite pa. 20 pesos ang kilo. So inabot sa 3 kilo, umabot sa 60 pesos. So okay naman, 3 araw naman na itong ulam. Ay, hinggit sila. Okay mga kanegosyo, so antayin natin ang pagbabalik ng aking langka. Woohoo! One hour later. Yes! Ayan na mga kanegosyo! Tapos na! Lumuto na siya! Woohoo! Ayan na po ang ginataang langka na meron talangka at hipon. Yan, luto na mga kanegosyo. Siyempre, gagawin natin, titikman natin yan mga kanegosyo. At bago ang lahat! Paano ito sa kolesterol mga kanegosyo? So, kailangan mo ng first bite plus. So, kakain mo, bago kumain, mag-tinta ka muna ng first bite plus para yung mga kulang cholesterol, ilalabas niya. Anti-oxidant siya. Nabubulol ako. Kasi excited ako mga kanegosyo sa kakainin ko. So, first time ko mag-vlog na itong lutuin na lata. So, first bite plus, ang maganda rito, pagkatapos mo kainin, yan mga kanegosyo, para na tayo si Mike Enriquez mo. So, siyempre, natural, pagkatapos niyan, nalulutuin, titikman natin mga kanegosyo dito. Dito, salam! Dito, ayan na. Oo, diba? Wow! Painit! Mabaya! TV. Subscribe my channel and... Come on, let's go!